Sultan Kudarat, but in here in the place of Lucayan proper. So you can see in my back, this is the Red Palace. You can see this is good for us. So if you want to visit here and you come here. So we are here to documentary about the occupation of here resident, because here is the one main sources of a resident here, the fishing. That then you can hear there, you can see there the white and the very nice place in here. So and you can look up the place here. So this is what we call the Lake Lanao of Buluan, Maguindanao. Come here and look at the place here. And look. You can see at my back, it is not found. Look, the bee. We will go now in the lake, then we will go to the travel to the Lake Lanao of Buluan. So we will go now and come here. Makikita niyo po kung paano po isang pamamaraan po ng pagkuha ng isda sa pamamagitan ng itong kahoy na ito na ginagamit po ng isa po nating kasama. Makikita niyo po na pinapasok niyo po yung itong lambat na tinatawag na ano. Isang kawayan na may ano siya, may bilog, doon po yun, may net siya, then doon po, yun po yung paraan para makuha yung isda sa loob. So, ang tawag po dyan, and Muslim version is seran, kumbaga. Makikita po nyo po sa likod, is hindi lang po isa or dalawa, we have more than, I don't know if how much, but, yun po yung tinatawag nilang seran. So, meron na po tayong isda na nakuha. So, lilipat naman po tayo sa kabila. So, this is the documentary is about the fishing. Kumbaga ito yung makikita niyo po kung paano or isang pamamaraan ng pagkuha ng isda sa tinatawag po nilang seran or talik. So makikita po ninyo ang ating kasama na kung saan niya pong pinapasok ang isang bagay na tinatawag nilang
yol in the Muslim version. So ito po ang kanyang nahuli. Ito po kanilang ang kanyang nahuli. So gina-document natin po dito is kung paano sila namumuhay dito sa ano sa Lake Lutayan or Lake Buluan, Maguindanao. Kasi ito yung pinakamalaki at pinaka-fresh na lugar po na pinagkukunan ng ating fresh fish. So, dun naman po tayo sa isang ano, kuhanan ng isda. Kasi hindi lang po isa or dalawa ang kinukuhanan po para mas maraming mahuli. So, kung kaya po ang isa or dalawa or mas better kung marami kang ganito. Kasi pag marami, more on fish ang makukuha mo. So, sir, pwede po ba namin po kayo ma-interview kahit sandali lang po? Hindi po ba, hindi po ba mahirap mamanghuli ng isda gaya po niyan? Masasabi ko lang po. Mahirap? Mahirap. Pero, kasi, ano? Hindi mo alam ito gamitin. Napakahirap itong kunwa. Gamitin ba? Kay, lalo, hindi ko nakikita yung isda. Hindi, yung kawayan. Minsan, yung mga isda, hindi mo sila nakikita kung saan. Kaya, kung hindi nila ito pa, kung hindi po, ilang lagi po ba kayo dito sa lake na ano gapunta or ano? Siyempre kasi araw-araw ginakuha to. Ginakuha kanang isda. Ito yung madalas na mga dito mapadras ka tampon. Ito yung ginaka maraming maraming ano ng yung pangumuhay dito, ito yung maraming pangumuhay na marami kang makukuha isda. Maliban po sa ganyang uri ng pamamaraan ng panghuli ng isda, ano po ba yung ibang mga paraan or anong iba pang paraan na pwedeng pagkukuha na ng isda maliban sa itong tinatawag nating seran? Marami naman dyan yung iba, may mga halimbawa yung dito sa lake na ito, marami rin gawin siya ng isda. Halimbawa yung mga lampat. Yung mga laki lang yung nakukuha ng isda. Ang alam ko dati is tinatawag nilang pukat or yung net na ginalagyan siya ng water lily tapos pinapanuli na ng ginano sa lake. Sa tubig. Yun man yung kadalasan na pagkakita ng mga tao dito. Yung walang ganito, yun ang sa kanila naman. Pero marami po bang ibang paraan maliban sa pagkuha ng mga ng pukat, sabi nga nila is and ano pa yung mga tinatawag nilang panty net ba yun? Pwede man yun. Pwede din siya. Pwede man din sa gilid, pwede man sa loob ng round kasi kung sa round kuha siya ba? Nang ano? Halimbawa kung depende yan so depende sa laki ng magkukuha ng isda ba. Halimbawa kung 100 kilos bawat 1 kilo 3 sa kanila. Ay, ganun po ba yun? Ang hirap pala, sir, no? Tapos, maano mo yung ano ng mga, ng mainit, tapos, kung wala ka pang makuha na isda, so, ano rin lang, mahirap din para, mahirap palang mamuhay pag sa ganitong klaseng pamumuhay. Siyempre naman po, kasi, tuwing umaga lang kasi itong kuwan, ginakuwan itong siran, or, kuwan, talik. Sa hapon, hindi na, kasi, kuan man ang yung isdawa, galibot man siya. Tapos, kung sino yung kuan niya, doon naman pumapasok. So, every umaga lang. Sa umaga lang po siya kinukuha? Pag sa tanghali po, hindi po pwede? Hindi po, kasi wala naman sa kasulod naman umaga. So, pwede siyang araw-araw kunin sa pamamagitan po ng hawak niyo? Depende. Gabi man, pwede man kunin. Pero mas maganda pa rin kung pag sa umaga. Okay, kaya sir. Kung man lang mas maganda pa rin talaga yung like sa umaga. Kaysa naman na ganito, tapos sa gabi naman.
Wala na yung, hindi na yun magkun. Sa paggabi. Mm-hmm. So ito pa ba yung nahuli nyo? Nakuha nyo? Oo, kasi pang dinan, kasi nung umaga, nakuha na yung iba pa. Ay, oo. Sige po, thank you. So, narinig po natin ang pahayag ng ating pong kasama. Isa, napakahirap daw mamuhay sa ganitong pamamaraan. Pero at least may ano natin na at least sa magandang way sila nag-ano ng, hindi sa gaya ng iba na mas, yung iba na nagnanakaw. O sila kahit sa konting ano lang, kahit sa konting, pero lang nakukuha nila dito, at least malinis ang anilang ano, pinagkukuhanan ng kanilang pamumuhay. Kasi sa ibang lugar is more on sa mga cities ng ano, ng mas ano sila ng mas hindi mo alam kung ano ng 'di ba, pag sa cities may mag, may nagnanakaw. Oh. Ay, sa ko kakapulan mo, ikaw pa manati. Uy, saan eh? Pag gumayang kayo. Hindi, may ang gumayang. Naroon ni Sel. Uy, sumilay ka, mang kuya. Ito ang pagkipito kanina, sumila, basi kito mang kuya. Uy. Ano? Kaya mo may brand sa tuya, ati, camera ni. Wera badagwa mo sa film. Olympus. Chris, ito yung pinaka best income of the Lutayan Lake Buluan. May camera mo ka mga camera to. Ikaw ano? Hold on. Hold on. Pwede yung may nambabo, undugdong na. Sambas kay mga bisan. Nakuti sa bibukotan kapasad pulo na sa luka. At ito kabalawin to. Kaya mga tao. Kasi na kinuna ni Aman ang karmang kuya. Kaya kinapita. Kaya itong karam po na sa Aman. Stereo, ito duro pa sa akin. Kaya pero. Tira nang salong kamarakay sa rin. No. Ano, ano, bisay mo, bisay mo. Ito baka pula rima kasi. Hop, 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 hop.
Dito may kuni ni mais. Lama ko. Ito ba na ako, Diyos? Kaya ko. Mapasang talaga yung kaluran. Anong masasabi mo, Hay, na sa ganitong klaseng pamumuhay? Mahirap. Bakit? Ano ba yung na-experience mo ngayon? Mainit. Tapos? Tapos, hindi ka sigurado kung makahuli ka ng isda or ano. Sabagay. Basta mahirap. Mahirap, no? Ikaw naman, Makmak. Sa tingin ko, sa nanguha na isa, parang nahihirapan siya sa sobrang init pa, sa sobrang pagod pa. Kung wala pa siya makuha, useless din ang ginagawa niya. Oo, kaya kasi, nga. Kasi iniisip niya ang pamilya niya din kung paano niya mapapakain sa pang-araw-araw. Oo, tama ka dyan. Kaya sa lahat po, sana kung makita po ninyo ang aming pagdodocumentary this day. So, mahirap talaga kasi, pag ganitong klaseng pamumuhay, mahirap. Andiyan na yung pagod, init, at kung wala ka pang makuha, hay na lang buhay. Pero ganyan talagang buhay sa ngayon. Yun ito, sacrifice para sa lahat. Lalo na pagdating sa pamilya mo.